and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. And when they had ordained them elders in every church, and had prayed with fasting, they commended them to the Lord, on whom they believed. And after they had passed throughout Pisidia, they came to Pamphylia. And when they had preached the word in Perga, they went down into Antalya. And then sailed to Antioch, from whence they had been recommended to the grace of God for the work which they fulfilled. And when they were come and had gathered the church together, they rehearsed all that God had done with them, and how he had opened the door of faith unto the Gentiles. Lahat po tayo. And there abode long time with the disciples. Well, let's pray. Ano, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Pag-aaralan namin sa bawat isa na narito, Panginoon. Kaya pong magpala, ihigat, Panginoon, maggabay sa inyong lingkod, bawat isa. Kaya pong malalati, in Jesus name we pray. Amen. Amen. Ano, ako po na po. Ano? Si Ben, hinihingi ng tulong. Si? Ben. Ako nga, sabi ko nga. Nilapitan ako. Sabi nga ni Bad, susunduin namin. Sino? Hindi, tingnan mo, ano ba, lockdown doon? Pag-lock? Hindi ko alam, yung sister ako. Oo nga eh. Wala akong contact eh, Ben. Ah, mayroon ako. Sabihin mo ako. Hindi, bago na. Meron ka na tayo. Ah, sabihin mo ako. Nagkataon, ano. Di, tingnan mo ako anong situation doon ng lockdown. Tal-lock? Tal-lock sila eh. Tal-lock? Ang ano lang doon, may no-on-permit ba? Dari. Kaya nga, pakitingnan kung ano. Pwede na lumabas. Oo nga eh. Alam mo, sa Iloilo na lang ba yung nilockdown? Hindi. At saka sa Mindanao, yung Marawi. Ha? Hanggang ngayon? Hindi kasi makalabas. Tsaka kung magkano mo masayang amo? Ha? O nga, may sabihin mo sa akin. Paalala mo, mayroon ako dyan. 500 lang yun, okay na? Isang tao lang yun, Daddy? Oo. Isang tao lang? Basin. Ilan sila? Tatlo. Parang dito daw, Daddy. Tarlock na yun, malapad lang yun. Bigyan na lang. Kaysa mag-gas pa tayo, no? Sigurado yun, ha? Sige. Ngayon pa ba? Kamusta si papa mo? Kamusta? Iginangin daw siya eh. Diyan siya. Masaya ba siya? Sigurado rin siyang ligtas na siya? Ayan. Masaya na namin eh. Ano niya lagi yung ginagawa niya. So, masaya nga yung parents nila eh. So, gusto ko sabihin. May tabaho si papa mo? Sige. Anong ginagawa pala ni papa mo? Anong taba? Ah, driver pala, no? Driver. Diyan sa, ano, aluminum works. Ah, sige. Okay, dito na tayo. And there came thither certain Jews. So, balikan natin pala yung last week. So, ang nangyari dito ay, actually, success sila dito eh. Parang sobra naman. Nung una, halos Diyosin sila, di ba? Gusto na sila sambahin. Dumating yung mga Udyo, gusto na silang patayin. Nakita niyo. So, bakit gano'n? So, nasabi ko sa inyo last time, minsan may mga magkukwento about you. So, hey, alam niyo si, ano, yung si Chelsea, ganyan yan. Kahit hindi ka niya pakilala, kamara, ikaw, hindi niya kilala. Tapos, kinuwentohan ni Laika. Ay, Laika, alam mo ba si, ah, sorry. Kukwentohan mo si Stephen, alam mo ba si Chelsea, ganyan, ganyan. Ah, gano'n ba? Ah, oh, gano'n pala yun. Diba, ano mangyari? So, kahit hindi niya pala kilala, anong nangyari? Wala siyang atraso sa kanya. Nakinig lang siya dahil sinabihan lang ng isang tao. Anong mangyari? Nauto! Diba? Alam niyo ba tayo, especially mga Kristiyano, hindi nga tayo dapat laging galit eh. Diba? Sabi ko sa Proverbs. Huwag kang laging galit. Huwag kang makipagkaibigan sa mga taong laging galit. Okay lang yung magalit minsan-minsan. Minsan kailangan magalit eh. Pero yung laging galit, hirap nun.
Pag nadikit ka lang sa kanya, may kagalit kanina, wala kang galit, wala kang problema, nadikit ka lang sa taong yun. Ganun yung mga Hudyo, sinasabi dito. Eh, gusto naman Diyosin nila kasi talagang magaling magsalita. Tapos maganda yung mensahe ni Paul, tapos mamaya-maya gusto nilang patayin. So, anong klase? Itong tindi nito mga audio na to, no? Matindi yan, manira. So, ganun ba kayo? Sana hindi pa. Pero pag dyan sa, ano, matututunan nyo yan sa ibang tao, di ba? Matutunan nyo sa ibang tao yan. Actually, manood ka lang ng Channel 7, Channel 2. Eh, ang idol mo, yung kalaban. Di ba? Minsan, yung pang magagaling, yung mga kalaban, eh. Yung mga bida, mukhang tanga, eh. Di ba? Kasi yun ang gusto nilang, yun talaga, kahit bandang huli, syempre, matatalo yung kalaban, pero, mukhang tanga naman yung bida, kaya, gusto mo yung mahanga ka doon sa kalaban. Kahit loko-loko. Okay, so huwag kayong mag-dedicate sa mga taong toxic, sabi nga nila. Kaya sabihin, yung mga maninira, mga puro problema na ibang tao yung gusto mong mapag-usapan. Yung maganda, amen? Nakikinig ba kayo mga bata? So, kaya pag lagi kayo nasa church, na intindihan nyo dapat nyo pinag-uusapan. Diba? Kahit si pastor, minsan galing, eh may dahilan namang matindi, diba? Tulad yan, pag may magulo dito, pinagalitan ko, mali ba yun? O tama lang? O syempre, paano tayo magkakaroon ng kayusan kung may magulo dyan, diba? So, yun yung makikita nyo, may observa nyo yung mga bata, magiging iba kayo. Magkakaroon kayo ng tamang judgment sa mga bagay-bagay. Hindi yung mga taong, ba't nilang galit na naman yung taong, ewan ko po, basta ganyan siya, eh. Diba? Hindi ganun, yung taong matured, especially Kristiyano, anak ng Diyos, minsan kahit may matinding problema, hindi mo alaman. Oh, ganun din minsan, kahit masaya siya, pero yung, alam mo na, kaya kayo, yun ang preaching natin sa Sunday, ha? Sa mga bata yun. Paano hindi maging masaya? Hindi. Isa parang may ganun. Okay. Saan tayo dapat lumugar? Okay? So, yan. So, bandang huli. Anong gagawin natin? Pag tayo'y pinapatay na, tayo'y ayaw na sa atin ng tao, anong gagawin natin dapat? Pagsisiksikan mo natin sarili natin. Ulit-ulit na tayo, di ba? So, anong ginawa niya dati? Mali sila. Ganun din dito. So, persuaded the people and having stoned Paul, drew him out of the city. Suppose he has been dead. So, gano'ng katindi yung sinapit ni Paul? Medyo mabilis lang dito eh. Pero pwede nyo imagine, anong klaseng, anong inabot ni Paul sa kamay nito mga Hudyo nito, tsaka sa mga Greek kasi ito eh. In-stir up lang sila ng mga Hudyo. So, nakakalungkot, di ba? Naglingkod ka sa Diyos. Tapos mga Google Pig ka dahil doon. So, kailangan maintindihan natin yan. Mamaya, may mauulit yan eh. Dapat ina-expect nyo na yung pandi kayo nagugulat. Bakit kaya nagalit sa akin si, ano, dati friends kami. Ano, simula lang ako mag-church, humawak lang ako ng Bible, di ko na siya bati. Lagi nang galit sa akin. Pansinin nyo, magkangyari yan sa buhay nyo. May mga bata pa kasi. Pero pag may mga kaibigan na rin kayo, ganyan. Mahalataan niyan. So, kailangan lang know what to expect and then tanggapin natin kung yung consequence ng ating pananampalataya. Ayaw nila sa Diyos, eh, ayaw na din nila sa atin. Ganun lang yun. Eh, wala ka namang ginagawang masama. Diba? So, si Paul, halos mamatay na siya. Kaya nyo ba yun para sa Panginoon? Chelsea, kaya mo ba yun? Talaga, nandahan ko yan, eh. Ikaw, Inigo, kaya mo ba yun? Joshua, kaya mo ba yun? Joshua, mapatuloyin ka namin pag nag-twitch ka dito. Ayoko na. Anong gagawin mo? So, dumarating yun. At hindi mo rin naman gagawin yun, takot ka eh. So, gagawin mo yan pag talagang intindihan mo na kailangan mong gawin yun. At yun nga, baaring magulpi ka, pero
kung mas maganda naman yung mangyayari, kalalabas ha, marami na ligtas sa lugar na yun, okay na rin. Amen? Amen. Okay, so ngayon, tapos na. Wawasipol eh, no? Anyway, howbeit as the disciples stood round about him, he rose up and came into the city. So kala nila patay na eh. Pero naawa sa kanya, actually, mga disciples, pinotektahan siya. Kaya yun, salamat na lang sa Diyos, buhay pa. At sila, he came to the city and the next day, they departed with Barnabas and Derby. Yung sabi ko, kung ayaw na sa kanila ng tao, hindi naman pwedeng pagsiksikin mo yung sarili mo. Gusto mo nga sila maligtas, pero lalo pag ikaw yung leader, galit talaga sa'yo. Kasi ikaw yung dahilan. Kung may ibang mga tao pa dyan, na-persuade mo sila, naligtas sila, nabago mo yung isip nila, galit talaga sa'yo yung mga tao. Pero sila, mga tao doon, pwede sila magstay. So, hindi naman sila totally walang pag-asa. Okay, so, pag ikaw, pero galit na sa'yo, umalis ka lang, yun lang. Dahil minsan, hindi mo gustong gawin yun, kung doon ko na lumaki, paano yun? So, may solution naman dyan. Nakabili ka ng bahay siguro doon, hindi benta mo sa kapatid. Maraming ano yan, sabi sabihin, kasi kailangan ito yung malis. So, may mga binanggit lang dyan mga place. So, habang siya nag-travel naman, hindi siya talunan eh. Okay? So, nabanggit natin last time yan. So, ganun, yung mga disciples, pinosecute dito sa Jerusalem, kumalat sila, nag-preach pa rin sila. So, ganun po tayo. Sabi dyan, ito naman, confirming the souls of the disciples. So, kasi hindi naman lahat ng disciples pinaalis. Yung maganda doon, yung talagang tinira lang si Paul tsaka si Barnabas, kaya especially si Paul. Kaya ginawa nila, sa halip na yung kanilang ano, ay, huwag na tayo mag-preach ha. Nakita mo yung nangyari sa akin, nagulpi ako. Kayo ba, gusto yung magulpi? Hindi ganun. So, lalo silang lumalakas ang loob eh. Kasi ganun, sinasabi ni Paul, okay tayo, nagulpi naman ako sa langit, ang dami kong rewards. Mga ganun ba? So, yung mga tao ngayon, tapang talaga nito ni Paul. Diba? So, ganun din tayo, kaya mga bata. Ba't siya, ano, punta ng church yan? Baka mahuli sila ng barangay. Ang tapang talaga nito mo. Ako din. Gaya ako. Ganun yun eh. Yan ang totoo. So nakaka-exhort. Pag sinabi exhort is to build up. Edify din pala yun. O exhort, parang ganun din sa pumikita ng salita. So nag-preach siya dun. Tinuruan nila. Parang yung ginagawa nila last time. Daanan natin. To continue in the faith. Okay, mga bata, putahan dito. So, okay ba yung, kunwari, si Flame? Ilan taong ka na, Flame? 8 ka na? So, 8 ako, parang wala pang alam sa buhay. Pero lamang kayo, nakakapakinig yung salatan. Pero, kunwari, 8 plus 10, ilan yun? 18. So, from 8 to 18, nagtapat ka, lagi ka sa church. Ang ganda, di ba? Simula 18, na-inlove ka na ngayon. Tapos tuminto ka na sa church. Tama ba yun? Hindi, di ba? Kasi sabi dito, yung continuation, maganda. Okay yung naglingkod ka, okay yung nag-aral ka, okay yung, di ba, minahal mo yung salita ng Diyos, yung kapatid, yung church. For how many years? May katapusan ba yun? Meron bang pangit sa ginagawa natin para hintuan natin? Pero maraming gano'n, maraming Kristiyanong gano'n. Talagang ligtas din naman, kaso nanghina, naloko, pinanghinaan, dumiretso na sa kubeta. Ibig sabihin, wala na, walang kwenta eh. Diba? Hindi ka naman pupo eh, diba? Yung tinatapon lang yun dun eh. Pero ikaw, dapat lagi kang paganyan, di ba? The more, tumatalino ka, tumitibay ka, mas lalo ka nanampalataya sa Diyos, mas may nagagawa ka rin sa Diyos. Ay, may nagawa tayo this year, nakapag ano tayo, kabisado tayo, Proverbs 3, 1 to 9. Next year, ano na, buong Proverbs na. De. Sabihin, lagi yun. Nung bata kami, ganun, medyo matanda na ako ng ligtas eh. Pero mga kahit program na konti yan, pero ang sarap, pinamaganda, gusto mong mangyayari sa'yo, lahat kayo sa winner. Bata pa kayo. Alamin nyo na yung mga Bible verses, nag-uusapan natin, maintindihan nyo yan. Mga program sa bata, okay lang din yan.
At least meron kayong something to look forward at saka look back. Para malulungkot ka pag ano. Ay, sila nag-re-church, ako hindi. Dito ka nga sa unahan. Ah, hindi ka nakikinig. Nakikinig ka ba? Yan ang panggasalita eh. So, lalo mo hindi maitindihan pag sumasabay ka. Diba? So, para sa inyong continuation, yun nga, parang nababaliwala pag hindi ka nagpatuloy. Buti nga si Gino, nagpapatuloy. Napakiramdaman ko ito. Nako. Mahal ko kayo lahat eh. Alam niyo ba yun? Bawat isa sa inyo. Yung mga dating pinapalo ko dito. Ganun din. Wala kang pinagkaiba. Pero alam ko yung isa, iba sa talaga siya, mawala eh. Pag hindi nagsipag, hindi nagtsaga, hindi na nampalataya, nanghina ka, nagyabang ka. Okay? Yung mga ganun eh. Pag wala ako, wala nga yung church na yan. Wala nang magaling kumanta. Wala nang magaling mag-gitara or something. Yung iba, ganun. May abang na. Kaya hindi mo alam ang church, magkapatuloy yan kahit anong mangyari. Kaya maganda, kasama ka na rin dun. Okay, continue in the faith. Tuloy lang. Walang katapusan to hanggang mamatay yan. Amen? Ano nga pala ako dyan? Yun nga malalaman mo eh. Ang mga pala mo. Sabang nag-continue ka din. Yung iba, hindi mo alam bakit naglilingkod. Magkaroon ka rin nun ng dahilan. Kasi yung mga natutunan mo ay ni-apply mo na at alam mo at naranginiwala ka na may please ang Diyos sa'yo. So yeah, so ito yung sinasabi ko kanina that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. Okay, sa Tagalog, lahat tayo ligtas eh. Ah, di lahat tayo. Ibig sabihin, lahat ng ligtas. Lahat ng ligtas, lahat ba tayo makukulong? Hindi naman lagi, di ba? Ibig sabihin, pero kung yung isa, si Paul na bato, yung isa dyan maugulpe, yung isa dyan makukulong. Ganun tayo eh. Hindi naman tayo pare-pareho ng persecution, pero may picture mo na eh. Iba dyan, mawalan tabaho. Yung iba, after nun, mayiging mas maganda pa yung karir. Mga ganun eh. Dumadaan tayo sa ganyan. Iba, mga busted. Yung iba, magkakawala ng kung ano-ano pa yan. Kapagalitan ng magulang. Makawala ng kaibigan. Iba-iba tayo. Kasi sabi ni Paul, sabi na sa ating salita ng Diyos, naasahan mo na yun. Marami pa yan. No? Sa pamamagitan niyan, hindi yun ng kaligtasan, ha? Iba, ganun ang basa dito, eh. Okay, ito muna, dapat umenter ka sa tribulation. Dalawang sabihin ko dito. Hindi naman din. Kasi iba talaga, kunwari, mga bata, hindi naman nag-tribulation yan, eh. Ibig sabihin lang, asahan mo na mayroong maaring mayroong mga matinding problema as a result ng iyong pagtalima at pagsunod sa Diyos. Okay? So, yung number two gusto ko sabihin, yung iba, sinasabi yung mga pre-trib, hindi nyo pala yung pre-trib eh, pero may mga grupo ng tao na iniwala na sila ay bago pagdating ng Panginoon, okay, bago magkaroon ng tribulation, sinasabi sa Revelation, mararapture na sila. Bakit yung sabi ko? Eh, kasi sabi sa Bible, ano eh, we are not appointed to that. Eh, kasi hindi naman, in 7 years, hindi naman yung tribulation lahat eh. So, hindi, tribulation na rin yun. No? Sige, yung first tribulation yun, edi, hindi tayo dadaan doon. Kasi mga Kristiyano ay hindi appointed to. Iba yung wrath. Galit ng Diyos yun eh. Pero in tribulation, troubles, paulit-ulit yan, mga Kristiyano ang nag-undergo dyan. So, isa na nga to. So, baseless yung sinasabi nila na ang Kristiyano hindi maghihirap. Kasi nga, sinasabi dito, talagang maghihirap ka. Sabi ng Panginoong Jesus, ang sabi niya, you are not of this world. The world hate you. The world hate me first. Diba sabi niya? Galit ang mundo sa akin, sabi ni Jesus. Pinatay nga siya, diba? Kayo, sumusunod kayo ay Jesus, anong gagawin ng mundo sa inyo? Mamahalin kayo? Galit din sa inyo. Kung nag-follow talaga kay Jesus, ganyan yun. Eh, ba't pa tayo maging Kristiyano kung makagalitan pala tayo ng mundo? Diba? Hindi naman lahat magagalit sa'yo, pero yung mga loko-loko nga, may mga
anak ng demonyo dyan, yung iba, hindi naman anak ng demonyo, pero alam mo na, ng karnal, ayaw sa'yo. Asahan mo na yon. So, dapat party yun ng ano mo. Pinapanalangin mo, protektahan ka sa mga ganyan, pero accepted mo yon. Hindi pwedeng hindi accepted. Marami kang taong magagalit sa'yo. Marami yan. Encounter mo na gusto mo na sila, ayaw nila sa Diyos. Sino ipiliin mo? Sino ipiliin nyo? Ang Diyos dapat. Kahit sino pa yan. Sino bang taong ilalagay natin, i-prefer natin sa Diyos? Diba? So, wala dapat. Okay, so after noon, sabi nyo, and when they had ordained them elders in every church, and had prayed. Sino sinasabi dito? Sino ganun pa? Sino Paul and Barnabas to? Ang dami nila nagawa, di ba? From yung naral natin. Nagturo sila, ngayon, nag-preach sila, may ginawa silang miracle, nag-warning sila, may miracle ulit, ano pa? Ayun, dami lang ginawa. So, dami lang experiences. Di ba? Okay. So, bahagi ng kanilang trabaho ay nag-ordain sila ng mga elders. Mga pastor po yan. Kasi hindi naman ng calling nila isa forever and doon. So, ginagawa nila, nag-establish sila ng mga churches. Ang churches, kailangan ng pastor. Okay? And then, and had prayed with fasting, they commended them to the Lord. So, ano yung commended them? To the Lord? Pag-aralan natin yan, di ba, dati? Parang recommend or binida or pinagkatiwala sa Diyos. Kasi, mahal ko yung kapatid dito kaso kailangan ko umalis eh. So, ginawa nila, in-establish nila yung church doon. Tinignan nila kung sino yung dapat magpastor doon. Ordain. Tapos, iniwan na nila. So, wala eh. Hindi yun ang calling nila. So, iniwan nila, pero pinagkatiwala nila sa Diyos. Pinag-pray nila. Amen? O gusto niyo ba umalis si pastor dito? Tapos, hindi natin alam, nangyayari yun. Marami nang ganun. Pag tinawag si pastor sa ibang lugar, okay, alis na si pastor, kayo na lang maitira. Okay lang naman yun kasi, may papalit naman, hindi yung pwedeng wala, di ba? Papalit. Amen? Huwag natin munang isipin yun. Pero minsan kasi nangyayari yun. And after they had passed throughout Pisidia, they came to Pamphylia. So, sinabi lang natin mga dinaanan nila. And when they had preached the word in Perga, they went down to into Atalaya. So, mga kapansin nyo kahit saan siya pumunta, hindi preach sila. Amen? So, ganun tayo dapat. Amen? Kahit nasaan ka. Ngayon, wala kayong school eh. So, tulungan nyo lang si pastor. Minsan, punta tayo sa inyo, di ba? Lagi tayong i-preach ng Word of God. May oras dyan sa labo, may oras dyan sa aral, may oras sa trabaho, pero common na yun sa lahat ng tao eh. Sa mga soul winners, sa mga Kristiyano, ano yung special sa atin? We preach the Word of God. Amen? Amen. Ayan. And then, sailed to Antioch. So, bumalik lang sila sa Antioch from whence they had been recommended to the grace of God for the work which they fulfilled. Okay? So, kumbaga, parang mayroon silang awarding. Hindi, no? And when they were come and had gathered the church together, they rehearsed. Pag sinabi rehearsed, ano yun? Rehearsal. Parang inuulit, di ba? So, hindi naman talaga yung nangyari. Siguro, paano ka ginulpe? Ganyan, no? Anong ginawa mo katapos nun? And 21 sila dun. Para, minsan si pastor, nag-kwento sa inyo, di ba? Para malaman mo kahit wala ka doon kung ano yung nangyari doon. Ganun lang yun. Antin natin ano nangyari and all that God had done with them. So napansin nyo ba yun? Sila yung nag-preach, sila yung gumawa, sila yung... Pero sinasabi ng Bible, ang Diyos ang gumawa noon sa kanila. Pansin nyo yun? Sila gumawa noon eh. Hindi, sabi dito, ang Diyos ang gumawa sa kanila. Bakit ganun? Kasi nagtitiwala sila, lahat ng ginagawa nila, pagkalooban ng Diyos yan, sino yung talagang kumikilos dyan? Nagbabackup, sumusuporta, nagpo-protection sa atin, eh, dapat patay na nga si Paul eh.
So alam nila ang katotohanan ng Diyos ang gumagawa dyan. Okay? So kahit sila yung gumagawa, ang Diyos ang nag-enable sa kanila. Yun yung sabihin doon. Kasi kung hindi ginusto ng Diyos, hindi mangyayari. So ang dami nilang successes, in-attribute nila sa Diyos. Okay? Kabaliktaran ng kilala nating pastor, itatago ko na lang sa pangalang Abante. No? Sabi ba naman Binasa ko na ba sa inyo? Binasa ko yun sa iba . Ang daming asal sa kanya dun . Itong church na to, bakit lumago to? Hindi sa Diyos yan. Sa leader yan. Ibang espiritu mayroon yun. Sa totoo lang. Ito yung sinasabi nila. Ang Diyos ang gumawa nun. Amen. Hindi nila magagawa yun. Kung hindi dahil sa Diyos. Amen? So kayo, nakabisado niyo yung ano. Si Mamean nagturo sa amin . Sina ate, sina ma'am. Pero still, ang Diyos ang nagprotect sa atin. Amen? Amen. Pwede naman kayo ma-persecute nun before nyo matapos yun, di ba? Pwede yung hindi kayo pinotektahan ng Diyos, hindi kayo binigyan talino. Buti nga si Kino, andito pa rin. Amen. Lagi natin yung kari si Kino . Sumama-sama ka lang dyan, magiging matalino ka. Yung mga teacher mo, mga galing yan. Huwag mo lang kami i-give up, okay? Ayoko na sa church. Bakit? Yung tanong. Diba? Welcome ka dito. Magtino ka lang din. Yan pala yung mga Bible. Anyway, ganun yun ha. Like ka din ha. Dito ka Sunday. Tuwa ako pag andito ka . Lahat naman kayo. Okay. Yeah, and he and how he had opened the door of faith unto the Gentiles. So una again, naalala niyo inaral natin yung Acts, di ba? So una diyan ginamit si Peter, di ba? So pero nung na-open na talaga 'yon, talagang pinaka ginamit na diyan si Paul and Barnabas, especially si Paul. Okay? So kinuwento nila 'yon. Syempre, anong magiging reaction ng mga Kristiyano ngayon sa Antioch? Mga Antioch, mga Gentile din yan, di ba? So, may mga ilang Hudyo. So, obviously, natuwa sila. Pero especially doon sa Greek, talagang mga Gentile talaga yun. Niwala ko yun. Minsan sinasabi nila, salit na sabihin Gentile, tawag sa kanila Greek. Kasi ibig sabihin, parang hindi yan Kristiyano, hindi yan sumasamba sa Diyos. Pero sila ay naligtas din. Ano kayo ngayon, di ba? So, hindi lang wala sa lahi yan. Tapusin na natin. And there, they abode long time with the disciples. So bakit nasulat pa dito yan? Ibig sabihin lang, minsan, sa ministry, meron ding happy time, di ba? Meron yan, fellowship. Maganda yan. So, alam nilang di sila mag-stay doon, pero stay muna tayo dito. Sige, ginagawa nila dyan para, yun nga, gawin sa Monday, fellowship din kami. Mabalita, ano ba nangyayari dyan. Kasi ganun yun . Kung may nangyayari doon, pag wala nangyayari di sa kabila, pag-usapan, ano bang kailangan tulong dyan, di ba? Siyempre, may inggit ka naman sa iba pag lumalago yung isang gawain. Yung sa'yo, hindi. Siyempre, may inggit ka, di ba? Kaya, yun ang maganda sa fellowship. Amen? Nakasunod ba kayo, mga bata? Opo. Natuloy pa natin. Ang 5:30 tayo, di ba? Ito yung maganda sa Acts 15. Medyo malalim to, ha? Ito yung magkakaroon sila ng problema at mariresolve ba naman. Okay? So ngayon, and certain men which came down from Judea taught the brethren and said, except ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved. So, saan ngayon lugar to? So, malamang, andun pala sa Antioch, di ba? So, kasi, bakit up kasi yung Jerusalem, yun ang tawag nila doon pag pumunta ng Jerusalem. Pataas kasi yun, sa bundok yun . So, kaya nung nag-come down from Judea, yung mga brethren, mga ligtas to, mga kapatiran to, kaso, meron silang false doctrine. Ito na yung false doctrine. Ano yung false doctrine? Mga maling katuruan.
So kahit among the church, minsan pumapasok yan. So ito yung aral natin ngayong hapon. Gabi, okay? Sabi dyan, ano na yung tinuturo nila? Sila yung nagtuturo na pag sinabi accept, hindi pwedeng wala, di ba? So kailangan mo daw magpatuli. Alam niyo naman yung mga tuli, mga bata. Okay, sa hindi pa nakakala, hindi yung bastos na, pero kaya yung malaman, alam niyo naman mga bata. Yung mga lalaki, yung si Abraham kasi ginawa lang sign yan, okay? Hindi yan nagliligtas. Okay? So yung mga lalaki, sa time ni Abraham, tinutulig sabihin na nililinis, diba yung ano? Alam niyo na yun. Yun. Diba? Eh naalis dun. Balat lang naman yun. Pero, later, inaatala natin din yan. Ang kailangan mo talagang linisin, syempre yung puso mo, diba? Maiging malinis yan sa salita ng Diyos. Pag naligtas ka, equivalent na rin yun. So yung mga Hudyo dati, lahat sila tuli, lalaki, pero yung iba hindi ligtas. Kasi hindi naman sa laman ng ano eh, kaligtasan eh. Pero bakit itong mga to, tinuturo nila kailangan eh, kailangan matuli rin kayo. Kasi yung mga hindi yan tuli. So false doctrine. Okay, mali. So parang may tama, pero mali. Kasi ginawa ni Abraham eh, ba't hindi natin gagawin? Para saan gagawin? Okay? Yun ang tanong. Para ba maligtas? Hindi. So anong gagawin ngayon ng mga Kristiyano? May kita natin dito kung paano na in-address. Pag may maling nagtuturo, pare-pareho dati na sa church, anong gagawin natin? Kaya ngayon, no, when therefore Paul and Barnabas had no small dissension and disputation with them, sa Tagalog, si Paul, tsaka magaling to, especially si Paul. So, mga Kristiyano na yan, pero may iba na yung tinuturo mo, ah. Diba? So, ganun yun. Hindi pwede yun. Kasi pag may mali na turo sa church, ang kasunod na nun, ano? Paano ba kayo gumagawa ng tama? Bakit kayo gumagawa ng tama? Kasi may tamang tinuro sa inyo, di ba? So, pag may pumasok na maling katuruan, edi, gagawin na rin kayong mali. Especially sa kaligtasan pa, di ba? Especially may mga bagay kinalaman sa Diyos. So, kaya from the, kasi napakatagal na panahon na, yan lagi ang siraan. Yan ang laging tinutumbok nila. Si Satan, di ba? Lalala nyo? Niloko niya si Adam and Eve. Lala nyo yun? Sino si Adam and Eve? Unang mga tao. Anong ginawa sa kanila ng Satanas? Niloko sila. Itong sabi ng Diyos, hindi naman ganyan eh. Lagi yun. Kahit sa atin ngayon, may mga loko-loko muna sa gobyerno. Paano sila makakapangloko? Lolokohin nila tayo madalas sa salita. Hindi naman dapat ganyan yan eh. Yung mga bakla ngayon, ginagawa ng legal. Tama ba yung mag-asawa, lalaki sa kalalaki? Sira ulo ng mga yun eh. Eh bakit ngayon tinatanggap na ng iba? Unti-unti. Una, comedy muna. Ay, pwedeng. Tinanggap mo na yung lagi mo nakikita sa TV. Eh, siguro normal eh. Ang dami palang bading talaga eh. Alam mo, di natin sila tanggapin, di ba? So, unti-unti. Bida siya, no? Ito yung bida. Siyempre, hindi bibida yung bakla talaga eh. Siyempre, alam natin. Yuck, di ba? Pero hindi nila gagawin muna yun. So, anong gagawin muna nun? Kabady-body lang ng mga bida, di ba? Anong alam niyong pili ko lang ganun? Wala pa akong alam. Kasi nga, yak yan eh. Marami pa rin kahit at paano yung mga tao ngayon, nag-iisip pa rin. Pero unti-unti yan, marami yan sa ano, yung mga opera, di ba? Soap opera. Yung bading pa yung mabibigay ng payo doon sa ano. Di ba? Tama ba yun? Pero yun ang pinabalabas nila. Para ang tao magtiwala sa kanila. Amen? So, ganun din sa church. Konting maling aral lang yan. Kasi napakalaking mali nga nun. Ibiroy mo. Salvation by faith alone tayo. Tapos bigla mo sabihin, kailangan patuloy ka din. Ha? Parang kausap lang namin kanina yan. Kaya pwede natin yan. Iba naman. Uso naman ngayon. Baptism naman. O sige, hindi tayo mapatuloy, pero dapat mabaptize ka muna bago ka maligtas. Sino na baptize na dito? Ito, si Kino. Ligtas ka na ba?
Hindi mo alam. Ito, si Flame. Ligtas ka na ba? Hindi pa alam. Si Laika. Si Chelsea. Si Jackie. Si Rachel. Ligtas ka na ba? O, shout out mo yung kapatid mo, ha? Ako ito, nakikinig kayo dati nung ano, di ba? Anyway, gusto sabihin. So, paano ka naligtas? Joshua, ligtas ka na ba? Paano ka naligtas? Si Jacid, ligtas ka na ba? Paano ka naligtas? Ano? Nag-church ka na nag-church? Doon ka naligtas? Ganun ba yan? Maganda yun, kaso, bakit? Naniwala ako sa'yo. Okay, nanumpalataya, kanino? Sinong Diyos? Jesus. Jesus, okay? Nang pala tayo, nagtiwala, tinanggap mo yung regalo niya, siya pala yung namatay, naintindihan mo, hindi mo kayo ligtas sa sarili mo eh. So, siya yung tagapagligtas, siya yung tinanggap mo na nang pala tayo ka sa kanya. So, pag may ibang may sinasabi yung ibang tao, anong gagawin mo? Pag ikaw na yung medyo elder ka na, pastor ka pa, missionary ka pa, preacher ka pa, tapos pumapasok yung maling aral, eh, baka mag-away tayo, huwag na nating, ano, pag-discussionan, ganun ba? Lalong ano yun, lalong, ay, tanggap pala ako dito kahit sinungaling ako eh. Basta pa-broad-broad lang ako dyan. Kahit anong aral ko dito, okay lang pala eh, di ba? Hindi pwede yun. Kaya anong ginawa ni Paul? And Barnabas sabi dyan, yung sabihin ng no small, ano yung sabihin ng no small? Hindi maliit. So, yung sabihin, malaki. Yung sabihin talagang galit na itong mga to. Diba? So, nag-aaway na sila, basically. Kasi nga, loko-loko yung mga audio na i-believe Kristiyano na rin. Pero, actually, hindi naman sila pala ditong audio. Ibig sabihin, mga taga-Judea. So, maaaring dating audio rin. Kaya sabi dito, they determined that Paul and Barnabas and certain other of them should go up to Jerusalem and to the apostles and elders about this question. So magbibiyahe sila ngayon para lang sagutin. Importanteng tanong na to. Diba? Tinatawag nilang Council of Jerusalem. Of Judea, tinatawag nila. So napakimportanteng bagay eh. So dapat pag-usapan yan, mga talagang pillars, mga apostol eh. Habang buhay pa sila, maano natin to? Settle na natin to. Ito niyo yun. May mga tanong na gano'n, hindi gano'ng kadaling i-settle. Kailangan mong itanong siya, di ba? Parang mga bata, kunwari, ay, anong gagawin natin? May kumakatok. Eh, sabi ni nanay, wag bubuksan eh. Hindi nyo na alam, oh. Tatawagin nyo ni nanay nyo, na, ano ba gagawin dito? Di ba? So, ini-escalate, yung tawag namin eh. So, ngayon, gano'n din dito. Naku, nasa unchok sila, may nang gugulo. Anong gagawin natin? Eh, Kristiyano rin daw itong mga to. Okay, natindihan nyo may mga bata. Pag hindi nyo na kaya, magtanong na kayo sa matanda. So, ganun din sa church. Now, ang issue dito naman, yung sinasabi ng iba, parang may headquarters pala sila eh. Ganun ba yun? Or, may kailangan lang silang tanong sa mga mas matured na Kristiyano. I believe yun yun. Hindi sila papakilaman sa ibang bagay. May question kasi na importanteng masagot. So, hindi sila pinapakilaman unless sila ay kailangan ng tulong. Diba? So, dahil kailangan ng tulong, eh, so, yung ano sa atin, sinapoyin ba naman sa tagawin din naman yun eh. Kasi nga, pakitanong nyo nga to. At yung mga iba doon, sumama rin. Okay, para magkaalaman, pag-usapan niya, tapos, tingnan natin, ano ba talaga yung tama. And being brought on their way by the church, they passed through Phoenicia and Samaria, declaring the conversion of the Gentiles. And they caused great joy unto all the brethren. So again, ang biyahe po sa kanila kasi lakad lang eh, mga walang sasakyan yun eh. Siyempre paggabi, sila ay tutuloy sa mga kapatiran. So lahat yung kinuwento nila. So, sino, natutuwa ba kayo pag may naligtas sa ibang lugar? Kasi nasabi na yun sa inyo yan, di ba? Yan niya, si Rian, medyo pumapasok na tayo sa Lisel ngayon. Dati, sabay-bay sapa lang.
Eh, yung kabaybay sa pa, may kaibigan pala sa Lucid Giselle, di ba? Meron kami dati na dito, regular na yung pupunta. Ngayon, wala na eh. Ganun talaga. So, pero, eh, mag-pray niyo yung family ni Ray. Ah, kilala niyo si Ray Ann? Kasama nila? Maligtas din sila. Mga mag-anak nila. And when they were come to Jerusalem, they were received of the church and of the apostles and elders, and they declared all things that God had done with them. Okay? So parang conference to. So pinag-uusapan ngayon mga ginawa ng Diyos sa kanila. So, ay nagulpi kami, pero pinotek kami ng Diyos. Marami naligtas. Ganun yung mga kanwento nila. Hindi na sinabi dito, pero yun yung nabasa natin eh. Ngayon, but there rose up certain of the sect of the Pharisees which believed. Tignan nyo ba? Mga Pharisee nila sila, pero nanampalataya sila sa Panginoon, so included na sila sa church. Pero member pa rin sila ng Pharisee, hindi ko maintindihan yun. So either sila ay past, dating Pharisee, or siguro, kasi sila yung kalaban dito eh. Sila rin yung nagsabi na, that it was needful to circumcise them and to command them to keep the law. Matindi na, dinagdagan pa, no? Kanina, tuli lang ngayon. Ay, dapat lahat sinabi ni Moses, gagawin mo, ha? Okay? Lahat. The apostles and elders came together for to consider this matter. So yun, nakita niyo yung pattern dito. Hindi naman tayo lahat, ano eh. Pag may konting pagkakaiba, away agad, okay? Bahala na kayo sa... Bahala ang sarili nyo, happy na tayo. Hindi ganun. So, ang pattern na pinapakita sa atin dito ay pag-usapan yan. Lahat ng bagay na pag-usapan. Pero pag talagang may umano dyan, nakita natin na matigas ang ulo, wala sa katotohanan, di lumala. Kailangan niyang tapyasin. So, ang ginawa nila, and when there was been much disputing, kasi mag-uusap-usap na yun, ganito yan, kailangan... Baptize ka kasi sinabi yan ng Panginoon eh. Dapat mo sinabi, bakit mo sinabi yung batas na ganyan? Dapat gawin natin yan. Diba? Eh kaso sabi sa, ba't namatay pa ang Panginoon kung kailangan natin na gawin lahat siya para maligtas? So nag-aaway-away na. Nakita na ba yung gano'n? Nag-aaway-away. Diba? Sa manood kayo ng balita, yung mga gano'n sa YouTube eh. Mga mambabatas, nag-aaway na eh. O, kayong dalawa na naman. Nakikita na kayo nasa likod nyo. Nakikinig ba kayo? Di ba kayo nakasunod? Naintindihan nyo ba? Tagalog, English. Lalo nyo yung maintindihan pag hindi kayo nakafocus. Kaya nyo yan. Basta nakafocus kayo. Amen? Next time, bawal yung mga laruan. Okay, pwede naman gano'n pag-uwi, di ba? Okay, so nag-aaway-aaway na sila, oh. Nakita niyo yan, oh. Anong ginawa ni Peter? So, si Peter, alam natin, isa sa mga leader, eh. So, tumayo na siya. And said unto them, men and brethren, you know how that a good while ago God made choice among us that the Gentiles by my mouth should hear the word of the gospel and believe. So, kung nabutan nyo yan, diba, yung may vision pa si Peter, kasi talagang understanding para sa kanila, talagang nanatili pa rin. Eh, dapat, mga Udyo lang, mataas ang klase ng mga Udyo eh. Lahat ng tao. Hindi pala ganun. So, ngayon, sinabi ng Diyos sa kanya ngayon, ang gospel para sa lahat. Eh, nakita nila, finish nga nila sa Gentiles, nanampalataya rin. Ano sabihin nun? Para sa lahat ito. Amen? So, binalik ni Peter sa kanila yun. Oh, hindi naman bago to eh. So, ngayon, nananampalataya din sila. And God, which knoweth the hearts, bear them witness, giving them the Holy Ghost, even as He did unto us. Okay? Yung Holy Ghost po sa pinagkatiwala yan sa mga mananampalataya. Hindi lang yun.
E paano yung mga Gentiles ngayon, talagang andunong ngayon sa Bible, alam na nila, anong palataya sila, mas masigasig pa sila, di-deny mo ba yun? Sabihin mo, hindi, kami pareho ng bida. Ang tigas na ng ulo mo nun, di ba? Pero kaya sinasabi niya dyan, anong gagawin natin dito? And put no difference between us and them. Ito yung mga Hudyo tsaka Gentile. Pag sinabing no difference, wala na tayong pagkakaiba. Kasi mga Hudyo nga, hindi, mas magaling talaga ang mga ano. Mga Hudyo, hindi, basta magaling Hudyo. Eh di pa rin, hindi, magaling Hudyo. Tigas ng ulo, di ba? Minsan may mga ganyan sa atin eh. Sa Mother Church, ganun daw yung mga... Sa marami doon Bisaya, may Ilocano. Si Pastor nakakalam no, mas... Parang ano lang, init ng ulo. Ba't kayo magkasando kayo? Kayo magkasando, tapos ayaw nyo dun sa isa't isa. Ah, boy, pare, Bisaya pala to, Ilocano. Hindi papatalo minsan eh. Diba? Sino mo magaling? Yung Tagalog, ganito kayo eh, diba? Hindi rin. Diba? Kahit nyo, si Dabao, diba? Ganun yun eh, si Duterte. Kaya invest siya ng invest dun eh. Napansin nyo ba yun? Hindi nyo alam kasi yun eh. Huwag galing mga taga-Dabao, kahit yung mga Mother Church, may ganun din eh. Medyo ayaw sa akin, nag-tweet ako, sabi ko, loko-loko yung si Duterte, ay, naku. Anyway, pero friends ko yun. Pero yun nga, dapat hindi tayo ganun ha, ano. Mas magaling kami dahil taga dito kami, anak ako ni ganyan. Hindi ganun ang Christianity, amen? Amen. Walang magkakaiba ang Diyos sa Gentiles. Ang Diyos ang gumawa nun. Yun yung sabi niya ni Peter eh. Walang diferensya tayo sa Diyos eh. Oh. Ngayon, paano tayo nagkapareho? Kasi yung mga Hudyo na Kristiyano, obviously, yung mga na-convert sa Christianity, ay na-purify ang hearts nila. Eh, ganun din yung mga dating Gentiles, naging Kristiyano, na-purify ang kanilang hearts, nalinis sila sa pamamagitan ng ano? Dahil alak sila ng kusino, hindi. Sila ay nanampalataya. Ganun. Now, therefore, why tempt ye God? Ang tanong niya din sa mga nagsasabi na mas magaling yung ano, batas ni Moses. Mga Hudyo, magaling pa rin. Ang sana sabi niya dito, anong tempt? Parang tinutok, hindi na sinusubukan, parang sinusubok niyo ba ang Diyos? Tindi niyo ah. Alam mo, ayaw na ayaw ng Diyos at expect our person, tapos nasabi mo sarili mo, magaling ka dahil lang Hudyo ka. Kaya, so parang makikita niyo si Peter, kinampihan niya siyempre yung tama. Okay, hindi yung Gentiles, pero yung tama. Pero sa case nito kasi, mga Gentiles. Kaya sabi niya, which neither our fathers nor we were able to bear. Ibig sabihin, may pinapapasan kayo na load dun sa ibang tao na kayo nga, hindi nyo nga kinaya eh. Ano yung sinasabi nun? Yun nga, pagsunod sa law of Moses na, uy, may konti, may kasalanan ka, offer ka. Dapat, ano ha, Sabado, walang trabaho. Doon umikot ang mga ano nila eh, buhay nila. Sa mga batas ni Moses na yung pala, hindi naman pala yung perfect law of God. Kaya ganun din yung usapan namin kanina eh. Ganun talaga eh. Ibabalik yun, dapat yun, sinabi yan eh. Para saan nga, ano yung context? Lagi, yung tuli-tuli na yan, dapat ganun pa rin. Eh kung inalis na ng Panginoon, ano na? Sino mo Panginoon natin? Diba mga Kristiyano, si Jesus. Yun ang bigat, yung salita ng Panginoong Jesus, yun ang bibigatin ng bigat. Amen? Kaya hindi niya inulit yung keeping of the Sabbath. Hanapin mo yun, wala. Yung mga kasama ko sa forum, eh, laging yun ang pinupoint eh. Jesus kept the Sabbath. Pag binasa mo naman yung, ano, hindi naman. Eh, syempre, sumusunod sila sa dating, ano, yung customary nung dati nila. Pero, tinuligsahan niya yung Sabbath. Nakasunod ba, mga bata, pag sinabi Sabbath, Sabado, doon sila nag-worship dati, mga Hudyo. Mga Kristiyano, kaya binago yan eh. Para mahiwalay natin yung sarili natin sa mga Hudyo at sa mga Judaizer na yan, tinatawag. Na gusto tayong ibalik sa mga Hudyo. Ngayon, may mga Kristiyano ngayon, naluloko na naman ng mga Hudyo. Oh!
Kaya siya yung Hudyo pa rin daw ang chosen people. Eh, yun ang sinabi ng Diyos eh. Basta yun ang sinabi ng Diyos. Tingnan natin yung Testament. Ano sinabi ng New Testament? Yun na. Natigas ng ulo. But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ, we shall be saved even as they. Sa Tagalog, yun na, wala nang pagkakaiba. Tayo'y maliligtas by faith, sila'y maliligtas by faith, natin magkakaiba. So, huwag mo nang ipasok yung mga batas ni Moses na hindi naman na kailangan. Okay? Yung mga batas ni Moses na maganda, tulad na huwag ka papatay, di ba? Maganda yun, di ba? Maganda ba yun? Kahit nga hindi ko siya naniniwala dun eh. Ano sabi niya? Pag nagnakaw ka, bayaran mo. Pag irresponsible yan, taong yan, paalisin natin dito. Yung mga bakla, pinapatay sa kanila yun eh. Walang bakla doon, hindi pwede. Ayun, okay yun, di ba? Hindi, kailangan mag-offer ka rin ng ibon. In-offer na nga si Jesus eh. Yung mga offer mo dyan. Hindi na kailangan. Amen? Eh, tuli-tuli, sign lang yun. Of righteousness by faith. Sabi doon. So, doon muna tayo. May question ba kayo? Question. Pabilis ba tayo? Mas alam nyo na yung Jews, Gentiles. Alam nyo yung Jews. Ano yung Jews? Yung mga kalahi ni Abraham, Isaac, Jacob. Mga Hudyo tawag doon. Jews. Okay? Actually, yung ano lang, mga kay Judah lang. Pero, doon kasi mata-Facebook yun eh. Sino yung Gentiles? Mga hindi Hudyo. Okay? Pero actually, specifically, mayroon daw pinanggalingan yan eh. Kaya, ina-attribute yan sa Gentiles. Kasi nga, yun yung pinakalukulukong tao dati. Isa-isa mga pinanggalingan. Pero hindi naman tayo actually lahat Gentiles. Pero yun na nga yung pagkakakilala sa atin. Sa perspective ng mga Hudyo. Okay, sino pa yung hindi sigurado sa langit? Si Jackie, si Kino. Sino pa? Ikaw, sigurado ka na? Sa langit ka? Yes, ha? Ha? Sigurado. Binaptize na nga kita eh. Tinig, ano ba? Ito hindi pa eh. Sasi Flame. Ito hindi pa. Ilang taon na ba kayo? 9-8. Next year. Hindi. Actually, pwede na kayo magpabaptize. Ano ba yung baptism? Simbolo yan ang pagkamatay, pagkalibing, at muling pagkabuhay ni Jesus. Ginagawa, inutos siya ng Panginoon, teach you all the nation, baptizing them in the name of the Father, the Son, of the Holy Ghost. So, ginagawa ng mga Kristiyano yan. Eh, binaptize lang ang baby ko, wala yun. Hindi kinikilala ng Bible yung binaptize ka ng baby. Walang kwenta yun. Binabaptize, anong pala tayo sa Diyos, kay Jesus, ligtas ka, nasa akay babaptize. Amen? So, yun yun. Ganda nga, mabaptize na kayo para maging active. Sino yung mga nabaptize at hindi naging active dito? Sino Pia nga, nakakalungkot yun. No? Sino pa? Ay, si Ate Ben kasi, wala naman. Eh. Si Almel, Isalin. Salin. Mag-test na yun, kasabay ni Ate Beng. Si anong hindi pa? Si Alet. Si Arnel. Kahit na paano, di ba? Yung naibigay yan, yun, dapat mabaptize na yun eh. Si Nalen. Ayan, pag-isipan niya, amen? Sabihin niya isang parents niya, pwede na po ang pabaptize. Ano ba yun? Explain nyo, yun po ang inuutos na Panginoon sa mga mananampalataya. Okay? Ano ba? Question. Ano? Wala na, gagabi na eh. So, i-review natin. Nasama ka na lang. Sama ka. Kinarayan, di ba? Para
Ma-review kita. Sino nag-share sa'yo? Jamie? Ah, sige. Para ma-review. Okay lang yan kasi nangyayari din talaga yan. So, ito, ilang beses tumanggap to eh. Masama mo pa sila, di ba? Kasabay kayo sa inyo eh. Okay lang yan. Sige. Di ba? Oh, pumunta ako sa inyo. Okay, sige. Wala. Sige nga suot ni, ano, Jasin. Kapit ako po eh. Ang sabi ko sa inyo, di ba? Ito nga, oh. Ganda yung maayos. Say, let's pray. Paano, maayos. Salamat sa inyong biyaya, Panginoon. Mga salita. Pag aming inaral, Panginoon, puno-puno ng aral, mga experiences ng mga inyong mga lingkod, Paul and Barnabas, Peter, Panginoon, later si James, mabanggit dito, Panginoon, paano niya didepensan, yung katotohanan, sila yung nagdepende sa inyong Holy Spirit, Panginoon. Hindi po sila nagpadala sa kung anong grupo-grupo. We pray na kami po ay matuto doon. Kaya hindi po maging aming pag-judgment, Lord, sa mga bagay na ganito, Panginoon, upang kami po ay kalugdan nyo rin po, Panginoon, at hindi kami makita na maging kalaban nyo pa kami dahil sa pride, kung ano man yan. So, we pray na kami po ay gagabay sa bawat isa sa araw-araw. Basahin namin yung salita, Panginoon. Sunod kami sa inyo. Tuloy-tuloy. Continue in the faith. Hindi walang dahilan, Panginoon. Hihinto kami kung anong edad kami meron. Anong buhay meron kami. Mahirap, magyaman kami. Yun po ay parte ng buhay. Ba't kami pong kapatuloy sa pananampalataya. So, we pray na kayo pong gagabay. Salamat. In Jesus' name we pray. Amen.